Good morning, guys. Kasama ko sila eh, mga yan. Ayan, so ano kasi ngayon, guys, meron kaming dentist ngayon. Siyempre, gagamitin pa rin natin yung mga benefits natin. Sa akin din kasi. Ayan, so nakaschedule kami ngayon, Sunday. Aga nga eh. Actually, di naman siya talaga sobrang maaga, no? Kasi alas 7 na rin naman. Bali, ang ano pala namin, schedule talaga namin 9. Eh, malapit lang dito sa amin. 10 minutes lang ata. Si Emma kasi lahat nag-boot niyan, guys. Hindi ko alam yung mga ano. Malalaman ko na lang. Meron kami appointment, ganyan. Tapos sa kagandahan kasi dito, guys, syempre Pilipino din. Pilipino rin yung ano. Ano sa amin sa inyo. So, lantok na lantok pa nga ako eh. Pero, kailangan. Lamig ah, parang ganito yung, ganito ako pag papasok ng ano. Nararamdaman ko yung lamig. Pero mamaya, tanghali, nako, sobrang init naman. Pero hindi ako nagre-reklamo, guys ha. Kasi may nag-comment sa atin na huwag daw ako magreklamo. Weather. Ang weather dito. Sabi ko, guys, hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko ngayon na malamig, ganyan. Pero gusto ko yung mga ganito. Especially pag natutulog or matutulog, masarap. Diba? Yung nga lang, minsan ang hirap bumangon. Baka masarap yung tulog nyo, you know. Pero wala eh, kailangan natin magtrabaho. Ganun, guys. So babalik sa Emma, kalimutin yung cellphone niya. Ano yun, Oriani? Lagi yung ganyan, lagi yung minsan pagka nasa labas kami. Tatanong siya, cellphone niya, nasaan? Adula naman sa bag niya pala. Ayan, umiyak si Zion. Hindi ko kuha lang si mami yung ano, ng cellphone. Naiwan lang niya yung cellphone. Iyak agad si Zion eh. Ganyan yan. Kapag kahit ako naman pag aalis, iyak din siya. Kahit magsi-CR lang, iyak din siya. Ah, hindi. Ayan, no, kawawa naman. Oh, aroy. Kawawa naman ang batuta. Ay, hindi. Ano lang si mami. Si CR lang yan. Yan. Saka ano kasi, guys. Ano, ginising lang namin kasi yan. Kaya medyo masama ang tempo. Ganyan kasi talaga, guys. Eh, ma, makakalimutin. Kaya lagi pagka umalis kami sa restaurant, ganyan, kakain kami. Pag aalis kami, lagi ko siyang i-remind, baby, yung cellphone mo, ganyan. Kasi ano yan, makakalimutin. Pero never pa naman siya nakawala ng cellphone. Hindi baga, nakuha niya, pero hindi niya alam kung saan niya nailagay, ganun. Oh, ayun na si mami, oh, ayun na. Ayun, oh, ayun si mami, oh, naglalakad, oh, ayun, oh. Ayun, kita mo, oh? Ayun, oh. Ayun, oh, ayun si mami, oh. Ito naman, eh. Iyak ka agad, eh. Oh, iyak agad, eh. Iyak okay. Ikaw? Malapit lang yun, di ba? Lapit lang kasi yun, guys. 9 minutes. Oh, 9 minutes lang pala sa amin. Ayan. So, after nito, guys, itong dentist namin. Tapos, alauna, meron ulit kaming appointment sa may ano naman, part ng Airdrie. Meron kasing, ano ba tawag doon, baby? Yung pupuntahan natin. Ano kasi yun, eh, sa kanya? Independence Day Celebration. Independence Day? Oo. Oh, yun, Independence Day Nose Celebration. Creek. Sa Nose Creek. Sa Nose Creek daw. So celebration yun ng mga Pinoy, so everyone is invited. Oh, yun pala eh. So, lahat pala yun, invited. So, lahat ng mga Pinoy. Parang may narinig ako kagabi, parang sa Rizal Monument ba yun? Hmm? Sa Rizal Monument. Rizal Monument. Oh, yun. Inayo, kaya doon mag-celebrate. Ah, oh, okay. Dito. Yan. So yun, guys, mamaya alauna, punta kami doon. Okay, so alis na kami. Mamaya na lang ulit, guys, pagdating namin doon sa ano, sa clinic. So yun nga, guys, no, today magkakaroon kami ng family dental check-up sa Willow Smile Family Dental. So actually, ni-recommend lang to ng isa sa co-workers ko from Nordstrom kasi syempre hindi naman natin alam or kilala yung mga dentists dito sa lugar natin. So
hingi tayo ng recommendations. And ito daw nga, yung Willow Family Smile Dental is Filipino-owned. So, tingnan natin, at least, diba, mas relatable tayo, mas alam yung needs natin. Pero, syempre, yan, matitest natin. Kasi, diba, yung Nordstrom Card Core Insurance mag-expire na soon. So, kahit wala pang 1 year since, malapit na tayong ma-terminate. So, anyway, kaya isusulitin na natin whatever we can make out of the insurance card. Kasi nga, bayad rin naman natin yon, may portion yung employee na binabayaran para maka-avail tayo ng medical and dental benefits. So, brinouse ko yun sa system nila, Canada Life kasi insurance namin, kung ano ba yung limit, ganyan-ganyan. So, wala namang specific amount, pero meron silang category like, is it preventive, is it restorative, or it's surgery. So, before pala, like last year, kakarating pa lang namin dito sa Calgary. So, yun, parang nagamit ko na agad yung dental card ko or insurance ko from SAIT. Yun yung from school ko. So, sabi ko pa naman, no, dapat, bago kasi kami pumunta ng Calgary, in-ensure na talaga namin na yan, nagpalinis kami ng ngipin, si Alwi nagpatanggal ng braces, kasi alam namin, super mahal dito magpa-dental. So, lahat inasikaso na namin, pati cleaning, whitening, ganyan. Pero, surprisingly, after 2 months dito sa Calgary, ayun, no, sobrang sakit ng ngipin ko. So, nung nagpa-check up ako, dyan lang sa Chinook Mall, nakita na parang merong sira ang wisdom tooth ko, ha. So, tinanong ko pa yun sa dentist ko sa Philippines, ha, kung may wisdom tooth ba ako, kasi ayoko rin abutan dito sa Calgary ng ganyan mga sakit-sakit ng ngipin. Pero hindi nila na-detect. Dito na-detect na wisdom tooth pala yon, yung may sira na ganyan. Kasi in-x-ray talaga ako, eh. And then yun, sinurgery ako agad-agad. Hindi naman masyadong masakit. Kaya may anesthesia naman. And kasi since covered siya ng seat, dental insurance ko. So, 80% ang sagot ng insurance, and then 20% lang yung binayaran ko. Like, inabot yun ng $260 yung surgery for my wisdom tooth extraction. So, nagbayad lang ako ng around $55. And then, iba pa yung binayad ko for check-up and then the x-ray. So, separate bayad yun. Pero, cheaper na yun. Like, magkano lang yung binayaran ko? $12. Kasi nga, 80% sagot nila. So, ngayon, malalaman natin, kasi hindi naman namin alam kung ano yung pwedeng gawin. Pero, kasama na dito yung cleaning, kasi yun yung basic. Unless may makita sila na kailangan pastahan, kailangan ayusin. So, baka maglabas kami ng certain percentage, like 10 or 20%. So, malalaman natin. So, kasama rin namin sa dental checkup nga si Zion. So, alam ko meron din silang fluoride na binibigay para sa kids. So, covered na yon. I think ma-handle na yon ng insurance. So, tingnan natin. So, nandito na kami. Willow Smile Family Dental. So, malawak yung parking. Kasi ang aga pa talaga ngayon. And Sunday, di ba? Masarap pa matulog. So, ito lang talaga kasi yung nag-fit na schedule. Kaya, ito na yung green up natin. Bitin nga yung tulog ko, eh. O, nagre-reklamo ko siya, oh. Bitin. Okay din pala dito, guys. Oh, tignan nyo, oh. Oh, meron siyang convenience store. Ayaw, Manila convenience store. Oh, di ba? Pag nag-crave kayo sa mga foods sa Pilipinas, meron pala dito, eh. Oh, nakikita akong mga Lucky Me. Pansit Canton. Natin mamaya, guys. Hindi na natin, guys, ito. Manila convenience store. Oh, ano pala, Philippine store? Basta. Hindi kaya puro Piloy, hindi kaya puro Pinoy yung may-ari dito. Datu puti, okay. Ito, guys, oh. Willow Smile Family Dental. Number nila, address. Okay? So, go. Nauna na yung batuta, oh. Ah, change mo yung chinelas mo. Yeah, mamaya na lang ito yung update namin. Okay. So, check temperature. Dikit mo sa ano? Yan. 36.3. Yan si Zion.
36.4. Untog pa. Check ng temperature. Kayo po may-ari na to? I wish. Ay, hindi po ba? Si Doc Pascarino. Pinay po yun. Pinay din po. Oo. May Filipino store. Baka Panay Pinoy yung may-ari dito. A few inches later. Okay guys, so yun. Tapos na kami. Almost 1.5 din kaming cleaning. Tsaka marami kasi guys ginawa eh. Meron kaming x-ray. Siyempre linis nga, scaling, may mga tinatagos ang scaling, hindi ko alam kung, kung ano yun, basta may binibilang-bilang sila sa mga ngipin namin, mga 2, 4, ganyan, 2, 3, 1, blah blah blah. Ayun, tapos guys, ang insurance kasi namin tatlo, bali dalawa kay Emma, isa sa akin. Inabot na. Kay Emma guys, inabot ng $600 something. $690. Oh, $690. Pero napamahal kasi din yung scaling mo eh, no? $300 agad. Oh, hindi ko rin alam yun eh. Ano yung... Nasa'yo, $384. Parang ganun. So, $1,000 agad gastos namin. Or nagastos ng insurance. Insurance. Nagastos ng insurance. Handa lang insurance. Paano? Ito, so just 1.5 hours na treatment namin. Wait, baby. Ano rin natin sa kanila? Yung sa'yo kasi, di ba, dalawa. Dalawa insurance mo, di ba? Oo. So yung isa mo, yung Canada Life, 100% is... yung coverage nun. So maganda talaga yung insurance namin sa Nordstrom. So, grabe no, di ba, $690. Parang nasyashock ako, mamaya may babayaran pa kami. Na 300 yung portion namin. Ganyan kasi nandito sa bill namin parang may 308 pa. Oo. Pero yun, nakita naman nila na covered ng whole ng Canada Life. Tapos meron pa, if ever may hindi i-accept si Canada Life doon, sasagutin naman ng SAIT ako. So sa SAIT. Pero, so 100% ako. Sa SAIT mo ilang percent? 80% lang sa SAIT. So the moment, 'di ba? Kasi ang hinahabol talaga namin before the termination ko sa Nordstrom, magamit na namin yung benefits na kahit anong pwedeng gamitin. Yeah. So 'yon, once matanggal na yung Canada Life ko, 80% na ako sa SAIT sa. Pero may complimentary kaming card kasi covered ako ni Alvin. Although ikaw 80% ka na lang sa iyo, tapos hindi ka covered ng SAITs ako kasi hindi kita inad. Okay. Yun, pero guys no, sobrang laki, grabe, $690 in just 1.5 hours na treatment ko, tapos kay Alwin $380 something. Which is thankful din kami kasi lahat-lahat 'yon ay na-cover kasi nga meron kaming mga complimentary insurance kahit yung kay Alwin 80% yung sa kanya, sa akin kasi may 100% na coverage ako sa Canada Life. So na-cover na rin pati sa kanya. Yeah. Kaya guys, importante talaga dito yung ano, insurance. Pero importante talaga na meron kang dental coverage na maganda. Oo. Kasi kahit na siguro may insurance ka, kung ganito naman kamahal yung sa dental mo, ang laki pa rin ng patient portion na babayaran mo. Yun. Sipin nyo guys ha, nagpa-cleaning lang kami. Although, meron kami, may ginawa nga sa amin, katulad sinabi ko sa inyo, yung x-ray. Panoramic. Yung mga panoramic. May scaling. Tas scaling. Mga ganun. Pero, more on cleaning lang din talaga. Pero, sipin nyo guys, ganun kalaki or ganun kamahal yung babayaran namin. If ever na wala kami benefits. So, ganun. Ganun. Tapos, almost $1,000. May follow-up check-up pa kami. Another or ano, finishing cleaning. Paano yun? Yung sa follow-up natin, magbabayad tayo doon? So, depende. As long as covered pa, kaya nga kukontakin tayo before pa mag-end yung insurance ko. So, dapat, yun, follow-up daw kami tomorrow then. As long as valid pa. Uusin na natin yung kaya. So, yun. Yan. Masakit, mabigat. Pagka wala kang benefits talaga dito. Pakita ko lang sa inyo guys yung sa total bill ko. Ito yung mga ginawa. Ganyan. So 1.5 hours. Lahat-lahat nagawa yan. Tapos total ko is $690. And then yung balance ko or patient portion is 308 kasi daw ang insurance portion is 381. Pero may another page pa to or another document silang pinakita kasi covered na yun ng another insurance ko. So, all in all, wala akong binayaran sa $690 na naging balance namin. Yan, meron pa akong parang nilagay niya whitening white dito sa teeth ko. So, may white-white pa yung ngipin ko ngayon. Okay.
So yun guys, no, if ever na yeah, gusto nyo gamitin yung mga benefits nyo, especially yung mga taga rito sa Southeast, Southwest. Ayan, ito guys, oh, dyan kami pumunta sa Willow Smile Family Dental. Ang magkagandaan din dyan guys, lahat sila Pinay, no? Uh-oh. Hindi ko lang alam yung pinaka dentist diyan kasi wala, 'di ba? Hindi kasi available kanina guys yung ano, yung pinaka dentist ata nila. Ano kasi sa atin hygienist pa lang. Oo, kaya sabi after 2 weeks para makakabalik. Siguro nasa bakasyon. Ayan. So I think Pilipino rin 'yun. Ang ayun na guys, kagandahan sa mga Pilipina, syempre mas madali kausap, no? Mas ma-explain nila sa inyo ng maigi about do sa mga benefits, no? Okay? So yan, balik ko tayo kay Matt, papa-under na ako. Yun, tapos add ko pala si Zion, yan, fluoride, ano lang naman siya, application kanina. So na-explain din clearly ano ba yung kagandahan noon. Actually, hindi pa ganun talaga ka-recommended ang fluoride para sa ganitong age. Pero kasi sa Calgary Dental, ganyan, nung nagpa-immunize siya, nire-recommend na magpa-dental siya. So parang sort of confused ako, ano ba talaga nire-recommend o hindi. So iba yung opinion dito, iba yung sa Calgary Dental. Pero yun, nilagyan na rin siya ng fluoride, kinontrol lang. Kasi kapag nasobrahan ka ng application ng fluoride sa ganito kabata, pwedeng maapektuhan agad yung pagtubo ng permanent teeth niya. So far, okay naman siya. Yan, basta pa-drink lang din ng milk daw para hindi siya magkaroon ng upset stomach. So, yun, kay Zayo naman wala kaming walang pinakitang ano amount. So, fluoride siguro minimal lang 'yun. Kaya 'yun, pero sobrang laki talaga nung naging total namin sa dental check-up, dental cleaning, whatever, x-ray 'yan. So, yun, reminder guys sa mga papunta pa lang dito sa Canada. So, kung ano yung pwede nyo nang gawin dyan sa Pilipinas, di ba? Gawin nyo na, pa-check up na kayo sa dentist kasi iba talaga yung mahal dito. Tingnan mo, nasa 1,000 Canadian dollars agad kami inabot. And which is nasa 43,000 pesos na agad yun na, dalawa kami in just few hours. So, di ba, sobrang laki. Kung makakatipid naman kayo dyan, why not? Pero, kung hindi rin maiwasan, as long as meron kayong good insurance coverage, yan, okay yan. So, kasi sa akin, yung seats ako naman naging compliment, kaya nga naging total 100 na rin. Kasi, yan, kasama talaga yung sa binabayaran ko sa tuition. Hindi ko lang in-add sa seats ako, si Alwin, si Zion, kasi alam ko magkaka-work naman si Alwin later on, tapos magkakaroon siya ng insurance coverage. So yun, discarded na lang para hindi kayo nag-overpay sa mga insurance nyo, insurance policies nyo, yan. Kasi ako, later on, mawawala na yung Canada Life ko from Nordstrom. Ang may iwan sa akin ay Sitsa, and then kay Alvin yung Equitable Life. So, yun lang guys. So, hanggang dito na lang muna. Siguro, I hope may natutunan kayo from our video. So, if you like this video, please don't forget to click the thumbs up button. Subscribe na rin kayo in our channel. And don't forget to hit the notification bell para updated na rin kayo sa latest video uploads namin. So, thank you guys for watching. Bye!